Hello mga karusas, nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako, ang dami kong gagawin. O pabilisan ito mga karusas. Ito na, igisa na natin ang onion. So medyo mainit na ang onion, nag-dry na ang tubig. Lagyan natin ng konting mantika. So dito sa kabila, magpakulo tayo ng tubig para sa bigas natin, white rice. Lagay na tayo ng konting tubig. Hindi konti pala, marami. So, i-fry natin ang onion. Kailangan mag-brown siya kunti. So, dito sa bigas na tubig na pinakulo para sa bigas, lagyan natin ang asin. Ayan, hindi pa nag-brown. So, dito rin sa isang burner, painitin rin natin ang ihawa na frying pan. Para sa inihaw na manok. Para ito sa anak ng amo ko. Sabay-sabay para isa na ang trabaho. So, ito yung manok na marinated. So, maglagay lang tayo ng kunting mantika dito sa griller pan. Kasi wala itong mantika. Yung minimix ko na manok. Hindi ko nilagyan para healthy. So, kailangan mag-brown ang onion. So, hindi pa nag-brown. Kailangan talaga mag-brown. Natin pag-fry, pag-isa, igisa natin din ang spices. Lagyan natin ng kunting yellow. Kunting yellow. Kunting black pepper. So, ingat lang tayo dito natin sa may maliit na butas-butas gamitin. So, dito, lagyan natin ng paprika. At saka kunting black lemon. Kunting-kunti lang mga karusas kasi mga asim yung loto natin. So, gitsa lang natin ito. So, pati na yung dinikdik na garlic, ilagay na rin natin. So, tingnan natin. So, hindi pa mainit yung ginawa natin. So, isali na rin natin igisa natin ang tomato paste para din malasa yung loto natin. Bali, isang pack na tomato paste, ubusin natin. So, ilagay na natin ang kamatis. Para hindi masunog yung mga spices, ilagay na natin ang kamatis. So, ang gulo, no? Pero ako, nasanay na ako kahit limang luto ko. Pag Ramadan kasi, lima yan sabay-sabay ko. So, ingat-ingat lang. Baka yung kanin matapon doon sa ginisa.
sobrang pabilisan. So, ilagay na natin ang kamatis. So, kailangan natin palambutin ang kamatis bago natin ilagay ang karne at saka yung nilaga na beans. So, takpan lang natin. So, dito tayo sa kabila, ilagay na natin ang binabad na kanin. So, itong bigas na to, binabad ito ng isang oras para maganda ang pagkaluto. So, ganito ang bigas dito. So, bago mo lutuin, kailangan ibabad mo. So, ayan, hintayin lang natin ito mag-hapcook. So, dito sa inihaw na manok, ilagay natin na hindi masyadong mainit para hindi magliparan yung mga spices, mga mantika. Ayan. So, pasensya na, hindi ninyo nakita kasi malayo sa camera. Cellphone lang ang ginagamit ko. So, inihaw lang din ito. Marinated lang sa soya sauce at saka balsamic vinegar na may spices na ginger powder at saka garlic powder. Ayan, ito na. So, ayan, sa nakita nyo, ito na. So, ito yung inihaw natin. Inihaw na manok. Ayan. Ayan, ang inihaw na manok natin, ito. So, pwede na natin ilagay ang karni. Yung karni na galing sa steamer. Galing sa pressure cooker. Para mabilis, hindi magasto sa tipid sa kuryente. Tipid sa oras. So, ilagay na natin ang karni. Ayan. So, tikman lang natin kasi paglaga ko dito kanina, nilagyan ko siya ng asin. Pwede natin magamit ang sabaw dito sa karne. Pero mas okay din gamitin mo yung sabaw sa beans, yung paglaga mo sa beans. So, ayan, pwede ito gamitin. Pero mas gusto ko yung sabaw sa beans. So, ihalo natin ito. So, looks so yummy. Looks so yummy na ang bango. Ayan, sa nakita nyo. Ganyan mga karosas. So, ilagay na natin ang isang barangay na coriander leaves. Para mas lalong masarap ang gulo ng kusina ko. So, minsan kasi pag ako, lalo na pag may bisita, kung anong kinukuha ko, tumatakbo na nga ako. Tumatakbo ako kasi pabilisan. Kasi minsan pag ako lang kasi mag-isa, nandoon sa kabila, yung kabilang sa store room, ay naku, tumatakbo ako. Pabilisan, ayan. So,
Sobrang sarap ito, mga karosas. So, kumustahin natin ang ating kanin. Tigas pa. So, baliktarin natin ang inihaw. Hindi ito masusunog kasi mahinang apoy. So, technique dito para madali maluto, takpan natin. Ayan, takpan natin, tapos mahina ang apoy. Tapos, pagbukas dito, medyo parang dumami yung tubig niya. Lakasan natin ang apoy para mag-dry. So, tingnan natin ang karne natin. Malambot ba ito? Parang matigas yata. Kulang sa pag-steam. Tama lang pala. So, takpan muna natin ito. Balikan natin yan mamaya dito tayo sa may kanin kasi parang malapit na malanta. So, kulang ng asin. Lagyan natin ng asin. Kulang asin yung bigas natin. Ito na ang karne natin, mga karosas. Lagyan natin ng kunting tubig. So, kunti lang nilagay ko kasi ang beans may tubig din. Ayan. So, takpan natin, pakuloyin, tapos ilagay natin ang beans. So, update sa inihaw. Mahina lang ang apoy. So, mamaya pa ito maluto. So, ito na. Malapit na yun maluto yung inihaw natin. Kahit mahina. So, mas maganda nga mahina yung apoy. Yan. Tapos, dito tayo sa meat with beans. Pwede na natin ilagay ang carne. Ilagay natin ang beans sa carne. Ayan. So, luto na ito ang beans, mga karosas. So, lagyan natin ng kunting tubig. Ito ang resulta, mga karosas. Napakasarap nito. So, ito ang kanin natin. Malapit na maluto. Naka-steam na. So, ito ang inihaw natin. So, kuha tayo ng kutsara. Tikman natin ang luto natin. Matabang. So, ayan. Pakuloyin lang ito mga 3 minutes sa mahinang apoy. Ayan. So, ito ang inihaw natin. Ito ang white rice.
So, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And tap the bell para updated kayo sa sunod na mga videos. Bye-bye, everyone!